Magandang araw ulit sa inyo, sa ating mga subscribers at mga followers natin sa Facebook, sa mga new viewers natin dyan sa YouTube. Kung na-recommend sa inyo or na-suggest itong video, magandang araw sa inyo and welcome sa ating YouTube channel. Well, dapat sana ipopost ko na video dito sa YouTube, no? Yung live ko kanina. Nag-live tayo sa FB kanina, yun nga lang nung pinapost ko na dito sa YouTube, ayaw namang tanggapin. So, parang checking pa rin siya ngayon. So, gumawa na ako ng, ano, ng panibagong video para naman dito sa YouTube. And ang content natin is about yung mga questions, mga pahabol na tanong doon kanina sa Facebook Live natin. Ang video natin sa Facebook Live nandyan pa rin. Pwede nyo balikan at pwede kayong magtanong doon kasi doon ko sasagutin yung ibang mga hindi na masasakop ng video na to. At any rate, before I proceed, reminder muna sa ating YouTube rules. Ipopost ko rito. Okay, pinaka-highlight ng ating discussion dito sa video ay yung namatay yung complainant, no? Nanalo na si complainant, kaso namatay. So ang tanong, di nasahang biglang namatay si complainant, sino ang pwedeng mag-claim ng award at paano ang dapat gawin? Tanong yan ni subscriber natin si Suki, si Pedrona, si Roma, nag-join siya kanina sa live natin, ano? So hi sa iyo, shout out Pedrona, si Roma. Yan ang pinaka-highlight nating topic ngayon. And sasagutin natin, kapag ka namatay ang isang complainant, ang mag-ooperate ngayon diyan yung batas natin sa succession, ano? Sa batas natin sa succession, merong order, ang sinusunod dyan yung order of support. No? Sa order of support, syempre, yung mga sinusundan dyan, kung halimbawang may asawa, yung complainant, yung spouse niya ang magiging susunod na successor niya sa lahat ng kanyang interest dyan sa kaso, no? Ngayon, kung siya naman ay single, si complainant, ang magiging successor niya ay ang kanyang parents. Kung sino ang buhay dun sa parents niya, no, yun ang magiging successor. Assuming napatay na yung isa dun sa parents. Ngayon, kung alin man dun sa kanila, kung buhay ang parehas, better kung tatay, no, yung magiging successor niya, no. Ngayon, kung wala naman na siyang, halimbawa may asawa siya, tapos patay na rin yung asawa niya, ang magiging successor niya yung anak niya. Ngayon, kung marami siyang anak, ang pinaka nauna dyan, yung panganay na anak. And sunod-sunod na yan down the line. Now, kung halimbawa siya naman ay single, at patay na ang kanyang mga magulang, ang sunod na may karapatan dyan ay yung kanyang kapatid. Kung marami silang magkakapatid, ang pinaka may karapatan dyan sa order of preference, yung pinakamatandang kapatid niya. Ganun ang pagkakasunod-sunod. So, ngayong alam na natin yung pagkakasunod-sunod kung sino yung may karapatan, ano ang kanilang dapat gawin? So, syempre, magfa-file tayo dyan ng motion for substitution sa ating labor court. Kung sa labor arbiter level yan, nanalo na gaya nito sinabi ng ating subscriber na si Pedrona, si Roma. Actually, alam naman ng lawyer mo yung gagawin yan, ano? Kasi nakalagay sa ating 2011 NLRC Rules of Procedure na kapag namatay ang isang party sa kaso, yung kanyang successor dapat mag-file ng motion for substitution. Ibig sabihin, isa-substitute lang naman yung sinasabi natin kanina, yung nanay, tatay, kung siya ay single, yung asawa, kung siya ay may asawa, kung patay na yung asawa niya, yung mga anak niya, no?
may substitution, ano. So, sa motion for substitution, syempre i-allege mo dyan na patay na yung complainant at ang ito yung order ng kanilang succession. Halimbawa, dahil siya naman ay single yung nanay niya. So, halimbawa, motion for substitution, ako halimbawa, yung tatay niya, di ako na ngayon, Your Honor, yung magsasubstitute. Ito yung address ko, ilalagay mo yan. Actually, alam naman ng lawyer niyo yan kung paano gagawin kasi nasa rules natin yan sa 2011 NLRC Rules of Procedure. Ngayon, kung insufficient pa yung NLRC Rules of Procedure natin, meron tayong 2019 Rules of Court na supplementary in character doon sa ating 2011 NLRC Rules of Procedure. So, ganun lang siya, no? Pedrona, yan ang sagot doon sa tanong mo. So, mag-motion for substitution kayo, i-attach ninyo yung PSA Certified Death Certificate, tapos yung proof of relationship mo, syempre, kung halimbawa, kaano-ano mo yung complainant na namatay, kung sinasabi mong asawa mo, di marriage contract ninyo, kung sinasabi mong nanay, anak mo yon, di ang lalabas dyan, magpakita ka ng birth certificate mo. Kung sinasabi ng mga limbawang anak mo yung nanay mo yung namatay, di magpakita ka ng birth certificate na ikaw nga yung anak. So, ganun lang siya, no? Ipa-file natin yan, may period yan to file, no? Basahin na lang ninyo sa rules dyan, madali lang yan. So, ganun, para at least lahat ngayon ng notices, ilagay nyo rin yung address ninyo, ha? Para lahat ng notices na galing sa court, pati sa kalaban ninyo, copy furnish yan, doon na ipapadala ng court. At lahat ng award, nagkakaroon ka na ngayon ng right to the award. Yan naman ang ano, yan naman ang kailangan dyan. Hindi naman ganun ka-technical dyan sa labor. Hindi na kailangan dyan yung mga settlement of estate. In my experience before, no, hindi na nila nare-require. Basta mapatunayan mo lang na ikaw nga yung successor dyan. Kasi, alam mo, pag complainant naman, hindi naman ganun kadaling mag-settle ng estate. Ano, kung pahirapan mo pa dahil sa settlement of estate, proceeding or kahit na extrajudicial pa yan, masalimuot. No? Masalimuot yan. So, minsan, si na-arbiter, pinagbibigyan niyan yung hindi naman ganun ka-formal na pag-substitute. Alright. Balikan natin yung mga ibang comments doon. Yan ang sagot ko sa iyo, Pedrona, si Roma. Kung may additional question ka pa, clarification, i-post mo na lang dito sa FB natin. Sa mga subscribers natin dyan sa YouTube, punta na kayo doon sa mag-follow din kayo doon sa Facebook. Kasi tingin ko parang maganda pag nagla-live tayo, Facebook eh. And then ipopost ko na lang dito sa YouTube kung pwede. I don't know kung hindi ko pa naaral dito kung paano mag-live sa YouTube. Naaral ko rin yan, so walang panahon eh. Next, si Peter Williams, so shout out. Hindi ko na shout out to kanina si Peter Williams, yung mga usual subscribers natin dyan. Auto shout out sa inyo. Unahin na natin si Peter Williams. Madalas dito nagko-comment, hindi ko lang naaalala pagka nagla-live tayo or nag-video ako, no? Sina Hermenia, si Arnold Lopez na laging una yan sa comment, ano? Then si Michael Sulit, si Kambal TV, Jerry Villacorta, si Ruwad Salem, sina Dave Salak, no? Sina San Gabriel, Tesocoro, yung Arnel Lopez, saka Arnold Lopez, si Gerald, active din yan, ano. So, shout out sa inyong lahat. Ilalagay ko na lang dito para makita ninyo yung mga pangalan ninyo. Alright, balik tayo doon sa ating YouTube, sa ating Facebook discussion, ano. Sabi ni Peter Williams, musta attorney Elvin, cool ng place mo dyan. Well, ito maliit lang na ating, alam mo na, bakasyonan lang naman to. Medyo malamig, mas malamig lang ng konti dito kaysa sa Metro Manila. Wala tayong magawa. Akat lang dito, tambay-tambay, ganun lang. No? So, sa mga amon sa Ilonggo, da, gamay lang, balay-balay. Ano lang, payag-payag. Si Mr. Louis Perez, hi, morning. Attorney Elvin, mabuhay ka, lakas ng hangin at malamig dyan. Yes, malamig dito, lalo na ngayon makulimlim. Kanina medyo malamig kaya nagja-jacket pa ako eh. Si Rec Camacho, good AM, attorney, paano po sa akin, mga ilang taon po kaya abutin yung case ko? Nanalo na po ako sa labor, kaso umakyat pa sila, kataas-taas na hukom. Alam mo, pagka nanalo ka ang sa labor arbiter, mag-appeal sila sa commission. After sa commission, pwede ka na mag-actually na mag-execute, no?
kung kataas-taas ang hukom, ang interpretation ko dyan na sa Supreme Court na, well, kung wala ka naman ng hinahabol, hindi ka naman nag-partial appeal, mag-execute ka na sa NLRC, sa commission, pagkatapos yan, nagkaroon na limawa ng entry of judgment. Kasi ang labor case naman, hanggang ano lang yan eh, commission lang yan eh, hanggang yan, pag nagka-entry of judgment na, pwede ka na mag-execute. Baka may magtatanong na naman dyan tungkol sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals, hindi appeal yan, ha, ng mga kaso na nanggaling na sa NLRC Commission. Kasi wala nang appeal, no, sa NLRC, sa decision ng Commission. There's no appeal. Kaya ang ginagawa nila dyan, umakit sila sa Court of Appeals in the form of review yan, hindi yan appeal, no. Yung form of review na yan, tawag dyan, petition for certiorari, which is a prerogative writ na talagang very limited, no, yung ground para mabigyan ng due course yan, which is dapat makitaan ng grave abuse of discretion on the part of the Honorable Commission na nagkaroon ng nag-render ng decision, no. So, yun ang ipoprove mo para mabigyan ng due course yan. Ngayon, kapag nakakitaan ng grave abuse of discretion, pwedeng ma-annul and set aside yung decision ng Honorable Commission, ano. Pero dito sa labor, sa level ng NLRC, sa commission being the last tribunal, eh diyan pa lang nagiging final executory ng decision diyan, entry of judgment. In fact, hindi yan tatanggapin ng Court of Appeals kung meron pang administrative remedy na pwedeng i-exhaust. Ibig sabihin, kung may appeal pa doon sa pinanggaling ng tribunal, gaya niya na limawa commission, hindi tatanggapin ng Court of Appeals yan, i-dismiss yan. So, requirement ng petition for certiorari sa Court of Appeals na final executory na yung kaso and there's no plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law para mapagbigyan, mabigyan due course ng iyong petition for certiorari. So, huwag kayong mag-alala dun sa mga umakit sa Court of Appeals. Pag natapos kayo sa commission, pwede na kayong mag-execute granting na meron na kayong entry of judgment. Kasi, pag nag-decision naman si NLRC, commission, subject to the right of the losing party naman yan to file a motion for reconsideration, which is also a requirement kapag umakit sa Court of Appeals via petition for certiorari. May ngayong aking Rottweiler. Ngayon, lakas ng boses. Ngayon, ang ano niyan, pinaka nangyayari dyan, kung na-deny yung MR or motion for reconsideration, mag-issue ng entry of judgment na si NLRC Commission, pwede na mag-execute. Okay? Next, nangyayari abutin sa case ko. So, execute ka na. Kung hindi ko lang alam yung kaso mo, no, kung paano rec ka match. Tinanong mo na sa lawyer mo, pero tingin ko, kung wala naman kayong in-appeal, wala naman kayong sariling petition ninyo, then you can execute na kapag may entry of judgment na kayo from the commission. Huwag na kayong mag-antay dyan sa mga kataas-taasang hukuman kung sa tingin mong settled na yung award sa inyo. Si Tina Sarmiento, si Tina. Ano natin yan? Masugid na taga-share o taga-follow natin sa Facebook. Si Peter Williams, pwede po ba Attorney Elvin magpasa ng two motions? MOA, yung ibig sabihin, motion for execution. Or motion to cite. Ang two motions, no? Ibig sabihin, motion for execution at to cite them for contempt. Pwede naman yan. Kung may ground kasi, magkahiwalay naman yan eh. Dahil ang motion for execution, hiwalay na item yan. You are already executing a final executory judgment. So, that's the essence of motion for execution. While the motion to cite in contempt, kapag sa harap ng labor arbiter yan, it should be indirect contempt, no? Yung mangyayari dyan. So, walang automatic yan na contempt powers. So, you have to cite, you have to file a motion to cite them for contempt. Pwede yan kapag may grounds naman. Si Roland Sinagulo, mag 2 years na ang kaso ko na ang mga kong judgment awards final executory attorney. My case file almost 5 years na matagal. Kung final executory na yan, mag-motion for execution ka na. Kung naghahanap kayo ng property, then coordinate closely with the sheriff. Mag-comment ka nga, ano, Roland Sinagulo, kung ano yung sinasabi mong 5 years na matagal.
Ibig mo ba sabihin 5 years na matagal na hindi mo na-execute or 5 years nang tumagal mula na nag-file ka? So siyempre siguro na file mo ng 2018. Pero interested ako malaman doon kung gaano na siya katagal sa execution stage, kasi nakalagay dito sinasabi mo final executory na. So what I assume, nag-file na kayo ng motion for execution. So let me know kung tama ang pagkakaintindi ko. Attorney, good AM. Ask ko lang po ilang buwan. Ito, may comment pala ulit dito si Roland. Ano? Buwan para ma-execute sa sheriff awards. Bigyan ko na ang sheriff ng information at address ng respondent galing sa SEC. Dahil ang respondent attorney, nagtayo na siya ng ibang business dito sa Cebu. Siya ang CEO at chairman corporation. Pwede ba mahabol attorney? Well, kung nagtatago siya, ipatawag mo na lang yan sa labor arbiter para mapag-usapan kung paano ang gagawin niya sa execution. Ipasummons na lang yan. Ipasabina. No? Ngayon, kung halimbawang lumalabas na nagtatago siya at sadyang nag-evade ng liability to circumvent the law, the labor law, pwede mong i-manifest yan kay labor arbiter, no? And to a certain extent, kapag may ground ka, total may lawyer ka naman, the fact na nakaabot ka sa stage na yan, pwede kayong maghalimbawa mag-pierce the veil of corporate fiction. Ibig sabihin, tuhugin yung dalawang kumpanya sa execution. Medyo mahirap lang kasi marami kayong dapat i-prove dyan. Kasi malamang sasabihin niya na wala silang summons dun sa new company, no? But it's just a defense. Ngayon, kung kita naman na to evade labor liability and to commit circumvention of the labor laws, baka payagan ni labor arbiter yan or ng ating labor court, no? Alam ng lawyer mo yan kung paano gagawin. Ask ko lang po si Lynn Remanda Ban Bungkag. Ask ko lang po attorney kung may habol pa po pa yung dating may hawak ng right sa lupa kung 21 years na po siya inabandon na. Medyo incomplete lang yung facts ni Lynn kasi para masagot natin ang tumpak, no? Pero dahil nandyan na yan, gagawa na lang tayo ng assumption at saka ililay down natin yung rules pagdating sa ganyang klaseng sitwasyon, no? Para maintindihan natin kung saan papunta yung sagot in relation dun sa tanong ni Lynn na hindi naman ganun ka-kompleto. Ang ibig sabihin kasi ni Lynn dito, no, may tao na nag-occupy ng isang lupa for 21 years. Ang pag-occupy lang is rights, no? Ngayon, ang ibig sabihin pag rights lang, walang titulo, 'di ba? Yung TCT or OCT, walang ganyan. Now, kapag ganung sitwasyon, ang ibig sabihin niyan, whether or not naging kanya ba yung lupa na kahit na i-abandonan niya, pwede pa niyang balikan at habulin. Parang ganun ang tanong, no? Ang pag-acquire sa lupa, pagka-possess sa lupa, nagiging, ano yan eh, nagli-lead yan into acquisition. Ha? Acquisition. Kasi alam mo, sa batas natin, sa civil code, nakalagay dyan, na ang ownership daw ay pwedeng mangyari by prescription. Ibig sabihin, pwede ka mag-ari ng isang property na na-acquire mo by prescription. Pag sinabi mong prescription, tumagal ka na dyan at a certain period, so sa ating batas, 10 years or 30 years, depende sa sitwasyon kung in good faith ka or in bad faith, magiging iyo yung lupa at mapatituluhan mo na yan. I-discuss natin yung part na yan later on, ano? Ngayon, pag sinabi nating prescription, dalawang klase ang alam nating prescription dyan sa batas. Meron tayong acquisitive prescription at saka extinctive prescription. Yung acquisitive prescription, ito yung na-acquire mo dahil nag-prescribe na yung panahon. Naging iyo na. Acquisitive, kaya nga acquisitive meaning acquire na pa sa iyo, no? Yung extinctive naman, extinct ibig sabihin namatay, nawala, naglaho, no?
So, naglaho ang iyong karapatan dahil sa paglipas ng panahon. Kadalasan itong extinctive prescription, nangyayari ito sa mga karapatan mong mag-file, karapatan mong magdemanda. Ah, mga ganyan. So, halimbawa, kayong mga nagtatanong tungkol sa employment law, sa labor, di ba? Meron kayong attorney, nagkaroon na ng entry of judgment yung kaso ko, paano yan, hindi pa rin na-execute. Ngayon, kung hindi mo ma-filean ng motion for execution yan, in 5 years, mawawala na yung right mo to file yung, or to execute the judgment by motion. By, ibig sabihin, by filing a motion for execution. Nagkaroon na ng extinctive prescription on the right to file to execute the judgment on motion, nag-prescribe na in 5 years. So, ang tawag doon, extinctive prescription, yung karapatan mo nawala. Now, yung, kung nawala yung karapatan mo to execute the judgment by motion, pwede mo namang i-execute yan by independent action. Ibig sabihin, para ka magka-file ng kaso, kaya independent action siya. Ang period naman yan, 10 years. So kung lumipas ang 10 years, hindi ka nakapag-file ng independent action, nagkaroon na naman ulit ng extinctive prescription na wala na naman yung karapatan mo to file the case, to execute the judgment award by independent action. Yun ang extinctive prescription. Yung karapatan mo nawala. Kasi tinulugan mo. Nag-prescribe, nawala. Okay, extinctive. Kabaliktaran naman yung acquisitive. Ito yung lumipas ang panahon, nakuha mo. Itong kabila kanina, lumipas ang panahon, nawala sa'yo. Extinctive. Lumipas ang panahon, naging iyo. Acquisitive. Itong nangyayari sa pinag-uusapan sa lupa na question ni Lynn. Acquisitive prescription. Sa acquisitive prescription ng pag may kinalaman sa lupa, dalawang klase, no? Prescription which is ordinary and extraordinary. Kapag sinabi mong ordinary acquisitive prescription, ang ibig sabihin nun, na nung nag-occupy siya ng lupa, akala niya kanya yun. In good faith, di ba? Akala niya kanya yung lupa. Yun pala hindi. O, paano nangyari yun? So, halimbawa, meron kang lupa na minana mo sa lolo mo matagal ng panahon. So, hindi mo naman napasukat, pero kwento ng mga matatanda, yung boundaries, ganyan-ganyan. Diba, alam mo naman nung araw, tinuturo lang hanggang doon yun, hanggang dyan, yun, ganyan-ganyan. So ngayon, ang ginawa mo, tinaniman mo yung portion ng lupa na ang alam mo, iyo. Now, unknown to you, yung kapitbahay mo palang lupa doon, nagpasukat siya. No? Nagpa-survey. Nung nagpa-survey siya, lumabas na yung mga tanim mo, isang hektarya ng tanim mo, lumagpas doon sa kanya. No? Ang tawag doon, nakala mo kasi iyo pa yon, in good faith ka yon. In good faith ka, ha? In good faith. Kapag ka ang pag-occupy mo sa isang lupa ay in good faith, ang prescriptive period niyan 10 years. Ngayon, kung halimbawa, bigla ka na lang pumunta sa isang lugar at inoccupy mo yung isang parsela ng lupa, alam mo namang most likely may may-ari diyan. Wala ka naman talagang title, basta pinasok mo na lang diyan. Ang tawag doon, in bad faith, no? Kapag occupant ka ng lupa in bad faith, ibig sabihin nun, ang prescriptive period na kailangan is 30 years. The rational being to give time dun sa talagang may-ari na makita ka dyan kasi pwede kang sitahin, no? Diba? Kasi ang kailangan niya dyan, meron kang open, adverse, and continuous possession. Now, going back dun sa question ni Lynn, 21 years na inoccupy ng isang tao ang lupa via rights. Ang ibig sabihin, title. Walang title. Rights lang. Pag sinabi mong title, yung TCT, ha? Yung sa ilalim ng torrents, title, ha? Kasi kahit na ang karapatan mo, ang pag-occupy mo sa lupa ay wala kang TCT, pero naibenta naman sa'yo, unregistered land nga lang, may title ka pa rin. So, hindi siya yung title na TCT ang pinag-uusapan dito. Title, karapatan. Ha? Karapatan. Ngayon, take note pala dito sa pinag-uusapan natin, acquisitive prescription. Hindi ito mag-a-apply yung 10 years or 30 years kapag ang lupa ay titulado under sa torrent system. Ang torrent system, ito na yung nauso na yung mga transfer certificate of title, original certificate of title, OCT, TCT. Pag may ganun na, pag may TCT, OCT na yung lupa, kahit na 1,000,000 taon ka dyan, nagbungkal, hindi magiging iyo yan.
Ang pinag-uusapan natin dito ay ang unregistered land. Lahat ng mga lupa na hindi nakarehistro sa ilalim ng torrents, ang tawag dyan unregistered land. Yan ay pwede mong ma-acquire by prescription, provided na hindi siya na appropriable yung land na yan. Ibig sabihin, hindi siya land of public domain. Halimbawa, hindi siya beach, hindi siya forest land, hindi siya timber land, yung mga ganyan. Ha? Now, yung kay Lynn, sinasabi niya, 21 years na inoccupy yung lupa by rights. So, tapos inabandon na. Ang tanong niya dito, kung pwede pa ba itong bumalik at magkaroon pa ng karapatan dun sa lupa. Ang hindi lang malinaw sa tanong ni Lynn, kasi nabi natin parang incomplete, kung nung inoccupy ba ito nung taong yon, ang nasa isip niya, kanya yung lupa na yon. Ha? Kung rights lang. No, hindi natin, hindi malinaw lang, no? Ang kapag ka ang pag-occupy niya ay akala niya kanya, no? Halimbawa, nabili niya by rights din, ano? And 21 years niya na tinirhan. So, ibig sabihin, naging kanya na yan by 10 years, no? 10 years lang kasi akala niya kanya na nakuha niya sa kabila, nakala niya pwede magbenta sa kanya. So, in good faith siya, 10 years na yung requirement niya. So, kung 21 years niya yung inoccupy, pwede pa siyang bubalik at claim yan against doon sa bagong occupant. Kung halimbawa naman in bad faith, halimbawa, basta nalang siya sumulpot doon, tanim nang nagtanim, etc. 21 years, hindi pa niya nakompleto ang 30 years na required ng batas para ma-acquire niya by prescription yung lupa na yan. So, wala pang nangyaring acquisition by acquisitive prescription in bad faith, no? Kulang pa. So, wala siyang karapatan kahit na bumalik pa siya, no? So, yun ang sagot natin, Lena. Kung inoccupy yan ng tao in good faith, nagkaroon na siya ng karapatan diyan, acquisitive prescription, kung in good faith niya inoccupy for the past 21 years. Kung in bad faith siya, wala na siyang karapatan kasi hindi pa niya nakumpleto ang 30 years na required para sa acquisitive prescription by acquisitive prescription in bad faith. Si Pablo Alves, isa po ako sa mga subscriber mo. Ask ko lang po sana if pwede po ako mag-file ng case sa company ko. May illegal dismissal po nga case ako sa company ko and current din sa Court of Appeals na na-reinstate na po ako as per order ni arbiter, but nag-resigned po ako due to constructive dismissal because unbearable na ang treatment sa akin. Ask ko lang po if pwede ako mag-file ng new case for constructive dismissal. Same company lang po ito. Good morning po, Happy Easter sa lahat. Attorney, na skip mo at sagutan ang tanong ko. Pasagot naman please. Okay, so Pablo Alves, ganito. Ang ibig niya sabihin dito kung pwede siya mag-file ng second case. So nagkaroon siya ng first case, illegal dismissal, nanalo na siya, umabot sa Court of Appeals, in order na yung kanyang reinstatement. So na-reinstate naman siya. Ang sinasabi niya dito, nag-resign siya due to constructive dismissal. So pwede ba siya magsampa na panibagong kaso? Ang sagot natin, yes. Basta mayroong constructive dismissal kasi nagkaroon ng resumption of employment, pwede ka ulit mag-file ng kaso na yan. So make sure lang na ang grounds for constructive dismissal lang doon kasi there's only constructive dismissal when due to insensibility, disdain, etc., prejudicial to the employee, hostile environment, etc., the employee has no choice but to give up yung kanyang employment. It's a dismissal in disguise. Yan ang constructive dismissal. Pag present yan sa case mo, then you can file the second case for illegal dismissal, constructive in this case naman. So guys, again, thank you for watching. At ito pahabo na ito sa mga nag-comment sa ating Facebook Live kanina. Stay safe and I hope to see you in my next video. God bless.